Narito ang mga panuntunan sa paggamit ng group chat. Para saan ang group chat? Ang group chat ay gagamitin sa pakikipag-ugnayan ng mga guro, mga magulang at mga mag-aaral. Ito ay ginawa upang mas maging konektado ang bawat isa at mas mapadali ang komunikasyon o pagbabahagi ng mga anunsyo ng paaralan at informasyon patungkol sa mga aralin o klase. Ngayon, atin ang alamin ang 10 panuntunan sa paggamit ng group chat. Una, gumamit ng wastong larawan o pangalan sa group chat. Gamitin ang sariling mukha bilang profile picture ng iyong account. Para naman sa mga nasa mababang baitang na gumagamit ng account ng magulang, maaaring palitan ang nickname sa group chat ng pangalan ng bata upang mas makilala at matandaan ng guro. Pangalawa, palagi ang magbasa ng mga mensahe sa group chat. Hanggat maaari, panatilihing nakabukas ang inyong group chat o messenger upang laging updated sa mga impormasyon. Ugaliin ding mag-backread ng mga mensahe upang hindi mahuli sa mga anunsyo at impormasyon ng guro. Pangatlo, maging magalang sa pakikipag-usap. Gumamit ng magagalang na salita gaya ng po at opo. Pang-apat, tiyaking kaaya-aya ang mga mensahe. Iwasan ang pag-type ng all caps. Ito ay ang paggamit ng malalaking titik sa mga mensahe. Ito ay nagpapahiwatig ng pasigaw o matinding damdamin. Maigi ding gumamit ng mga wastong bantas at emojis sa mga mensahe. Ang mga ito ay magagamit sa mabuting pakikipag-usap. Panglima, mag-react o tumugon sa mensahe o katanungan ng guro kung ito ay yung nabasa. Iwasan ang pag-seen o ignored lang ng mensahe ng guro. Kung ito ay yung nabasa, maaaring mag-react ng thumbs up sa mismong mensahe. Pang-anim, kung may personal na katanungan, imensahe direkta o personal message ang guro o ang taong kailangan. Ito ay upang hindi matabunan ang mga mas mahalaga pang mensahe sa group chat. Pang-pito, magkomento lamang ng mga bagay na may kaugnayan sa klase. Iwasan ang pagkomento o pag-share ng mga bagay na walang kinalaman sa pag-aaral. Pang-walo, magbahagi lamang ng mga tamang impormasyon. Tandaan, ugaliing magtanong muna sa guro upo sa mga nababasa o nababalita ang impormasyon bago banggitin o ibahagi sa group chat. Ito ay upang maiwasan ang pag-send ng fake news na maaaring magdulot ng kalituhan. Pakiusap, higin muna din ang permiso o pahintulot ng guro kung may nais ibahagi sa group chat. Pang-siyam, sundin ang oras na itinakda ng guro sa pakikipag-usap. Hanggat maaari, makipag-usap lamang sa guro sa oras ng klase o sa oras na napagkasunduan. Iwasan ang pag-chat sa 10 oras ng gabi o oras ng pahinga. Pang-sampu, panatilihing matiwasay ang samahan sa group chat. Iwasan ang makipag-away sa group chat. Lahat ng bagay ay maaaring maitaan sa mabuting pag-uusap. Huwag mahihiyang makipagkaibigan sa kapwa magulang at kapwa mag-aaral. Tandaan, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa ngayong panahon ng new normal. Inaasahan na manatili tayong konektado at sama-sama pa din nating itaguyod ang edukasyon. Maraming salamat!